So good day mga friend for life. Nililinisan ko nga pala itong manok na pinakatay ni Yubo. Nasugatan daw kasi ito at hindi na nangingitlog. Kaya napagpa siyang ikatay na lamang upang meron kami maiulam. Hindi nga pala ko ang pumatay sa kawawang manok na ito. Kundi nagtawag pa si Yubo nang pwedeng magkatay dito kasi ayoko nga, natatakot ako. Kaya sabi ko kay Yubo, maghanap ka ng magkakatay at ako na ang bahala sa iba. Iniisip ko palang nakakatay na ang manok, ay talagang naaawa ako sa kanila. Hindi ko talaga kayang saktan ng mga manok. Pero masarap, gusto ko talaga itong ulam na ito. Sinimulan ko na nga palang tanggalin ang mga balahibo ng manok na ito upang maging malinis naman kahit papano sa paningin ko. Charot. Naalala ko to rin ng bata pa ako. Ako talaga tagahawak lagi ng panang manok kapag nagkakatay si mama. Pero hindi ko tinitingnan ng manok kasi naaawa talaga ako. At hindi ko rin makakalimutan kung paano magluto si mama ng manok. Ay talagang napakasarap yun. Talagang isa sa pinakapaborito kong ulam sa balat ng lupa. Ay, namimiss ko tuloy si mama. Bigla ko tuloy naalala sa bag na ito. Ayan, nabanggit ko lang. And sa totoo lang, nung kabataan ko at hanggang ngayon, tuwan-tuwa talaga ako kapag nagbubunot ako ng mga balahibo ng manok. Yun talaga yung pinakagusto ko sa lahat. Ewan ko ba pero hindi ko maintindihan. Parang satisfying sa akin kapag nagbubunot ako ng mga balahibo, kung ano nung klaseng balahibo. Basta balahibo lamang. Tinapon ko na pala yung tubig, yung pinagsawsawan ng manok. Ito yung pinagsasawsawan ng manok kapag gusto mong mabunot agad yung mga balahibo para hindi mahirap kunin or tanggalin. Inugasan ko na nga pala agad itong kawali para mamaya mabilis na ako makapagluto at wala na akong iba gagawin. Luto agad, hindi na ako maghuhugas pa. Surely, ako yung tipo ng tao na gusto ko talaga laging hugas lahat ng mga gamit. After ko talaga maghugas, gusto ko talaga pati mga kaldero, kawali, lahat ng pwedeng hugasan, hugasan ko talaga. Ewan ko ba, enjoy na enjoy ako. And ayun nga pala, hinuhugasan ko na rin tong manok. So kitang-kita nyo naman, habang binubunot ko, gusto ko hinuhugasan ko na rin siya para malinis naman tingnan, o diba? Para, o diba, tinitinisan ko pa ang puwet-puwitan. So ayun nga pala, ito yung exciting part. Ito yung inaano, parang iniinit mo yung manok para masunog yata yung mga balabalahibo. Ayun, ganyan nga pala ang ginagawa lagi ni mama. Ginawa ko lang ito kasi nalaman ko or natutunan ko talaga ito kay mama. Isa talaga ito sa moment na ako ang nag-prepare ng manok kasi sa totoo lang, hindi talaga ako marunong maglinis or magtanggal. Ito nga pala sa part na ito, kung nakikita nyo naman, minamantuan ako dyan ni Yubo kasi hindi ko nga talaga alam gawin. Pero sabi ko sa kanya, ako nagagawa para mabidyuhan niya naman ako. Sabi niya nga sa akin, o yung legs muna unahin mo, yung kabilaan. Kaya minsan inaaway ko na lang eh. Kaya sabi ko, ba't nangiyalam eh, ako naman ang gumagawa. Eh syempre, tinuturuan ako, kaya kailangan ko makinig sa kanya. At ito tuloy, naalala ko na naman si mama, ang galing niya talaga maganyan, saglit na saglit lang. Sobrang galing niya, hindi kagaya ng ginagawa ko, pakaramdam ko, las pag may manok sa akin, eh, siguro kung nakapagsalita, magre-reklamo ng maigi kasi hindi ko na maintindihan kung ano yung ginagawa ko sa manok. Kung tama ba ang ginagawa ko? Ay naku, bahala na nga, importante makain. Pero sabi ko nga kay Yubo, mas maigi na ako ang gumawa para kahit papaano may experience ako at next time alam ko na siya kung paano gawin. O diba? Pasensya na pala sa mga bagot pero pati pagkakatay ng manok, dinodocument ko pa. Para naman kahit papaano may memories naman ako. O kung titingnan nyo naman ngayon, hindi ko maintindihan kung tama ba yung ginagawa ko sa manok. Pero hayaan nyo na po talaga. And ayan nga pala guys, may bago akong nalaman. Akala ko ito talaga yung pet. Pero hindi ko akalain na buntot pala ito yung pet, yung isa yung nasa baba. Kaya hindi talaga ako kumakain yan kami ni Mister. Kasi nasa namin pet talaga yun. Pero alam ngayon, alam ko na. And ngayon, hugasan naman natin para kahit papaano makuha or mahugasan, mawash out lahat ng mga dumiduming dumikit sa ating manok. Para mamaya, pagkakainin na natin or paglulutuin, malinis siya. O diba? Lahat naman na nagluluto ng manok, talagang nililinisan yan. Wala namang ibang ginagawa kung dilinisan na lang ng linisan. Siya nga pala, si Yubo pala, hindi kumakain ng manok na alaga. Kahit anong klaseng alaga, hindi siya kumakain. Kumakain siya yung mga binibenta, yung mga nabibili dun sa mga tindahan. Pero yung ganitong klase ng manok, hindi talaga siya kumakain kahit anong klase ng luto pa yan. Unang step, naglagay pala ako ng asin, paminta at saka tubig. Kasi ang gagawin ko dito, pakukuluan ko muna yung ating chicken hanggang sa lumambot. Kasi medyo matigas na to. Alam niyo na pag mga alaga, madalas matigas lalo na pag medyo matanda na yung manok. Kanina nga pala nagpahanap ako ng kamote kay Yubo kasi yun talaga ang ilalagay natin sa ating lulutuin ngayon, which is adobo sa gata. Kaso wala talaga siya nahanap na kamote kahit saan, pati patatas wala rin siya nahanap. Kaya ang nangyari, gabi na lang ang aking pinirito at yun na lang ang aking ilalagay. Pinirito ko muna siya para magmukhang kamote. Ganun. So yun nga pala, nagprepare na pala kami ng pwedeng panggata. Ayan, si Yubo nga pala ang nagkakayod, wala ng iba kundi siya lamang. Naglagay na nga pala ako ng mantika. Ang mantikang ginamit ko dito ay used oil. Ito ay pinagpirituhan din ng manok. At sunod ko namang inilagay ang bawang, sibuyas at saka luya. Luya para mawala ang kanyang lansa. At ngayon ilalagay ko na ang pinakuloang manok. Ayun nga pala siya. Haluin siya, sangkutsyain hanggang maging golden brown lahat kasama yung ating bawang, sibuyas at luya. Sunod naman ay inilagay ko na yung asin. Pagkalagay ng asin, pagkatapos nito ay haluin. At isusunod ko na nga palang ilagay ang toyo.
Siyempre, aadobuhin muna natin siya bago natin siya gataan. Haluin lang natin siya ulit, takpan lang natin ito at hayaan natin itong kumulo. Pero kung tutuusin dapat, si Ubo talaga ang magluluto nito kasi gustong gusto ko siya ang nagluluto nito kasi masarap siyang magluto ng adobo sa gata. Amazing! At kapag kulong-kulo na siya, ilagay na natin ating pangalawang gata. Simula talaga nang natikman ko yung adobo sa gata ni Yubo, ay nagustuhan ko talaga. Ayan nga pala, sinunod ko na nga pala yung suka. At siya nga po pala, bawat lutuin ko naglalagay po talaga ako ng suka para matagal mag-expire ng ating pagkain o masira. Ayan nga pala, naglagay ako ng asin para pampalasa. And papakuluan ko siya uli. Si Yubo talaga masarap talaga magluto nito pero hindi ko maintindihan ngayon sa mga part nito. Ayaw niya magluto, ako na lang daw kasi hindi naman daw siya kakain. And ngayon nga pala, isusunod na ng atin ating kakang gata. Ang sarap. Ganun talaga madalas. Pag hindi gusto ni Yubo ang pagkain, ayaw niya ring lutuin. Kaya ako na lang lagi ang kumagawa. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan sa taong yun. Pero pag gustong gusto niya yung kanyang kakainin, siya ang gumagawa at siya ang nagluto kasi masarap daw. Sa part na ito, naglagay na nga pala ako ng seasonings para mas masarap naman ang aking luto. Doon na lang ako umaasa eh. At nilagay ko na pala ang aking pinaritong gabi. At siya nga pala guys, nasundan niya, nalagyan ko rin niya ng patatas kasi kahit papano nakapanghingi kami sa kapitbahay. Salamat po! At kaunting sandali na nga pala, malapit ng maluto ang ating adobo sa gata. Gusto ko lang medyo bawasan lang yung sabaw niya para kahit papano yung medyo malatik-latik siya ng kaunti. And hinalo-halo ko lang muna siya para maging pantay-pantay naman yung pagkakaluto ng ating adobo sa gata. Excited na tuloy ako. And ayan nga pala, naglalagay na ako sa mga lagayin kasi ipapamigay ko rin. Magbibigay rin ako sa iba kahit papano. And ako syempre nagluto. Sana masarapan sila. Aba, talagang kailangan nilang masarapan kasi pag hindi sila nasarapan, babawiin ko. Charot, joke lang po. So yan na nga pala, maya maya kakain na rin. Talagang naglalagay lang ako para sa pagbigayan. And syempre masarap talaga magbigay sa iba. Ika nga nila, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Or the bar, may alam ng kahit papano sa Biblia. Ang ulam nga pala ni Yubo ngayon ay cup noodles. Yun na lang daw ang uulamin niya kasi wala siyang ibang maulam. And ako lang ba ang gumagawa nito guys? Yung nilalagyan ko ng kanin yung kawali or yung pinaglutuan para makuha ko lahat ng mga sauce na nandoon. Kasi yun ang mas masarap. Yun talaga yung gusto ko lagi ginagawa kaya lumalaki tayo eh. Food is life kasi, di ba? Ako lang ba yung food is life dito? And ayan na nga po, kumain po tayong lahat. Amazing! Kainan narn. Nagutom kasi ako. And syempre, gustong gusto ko nga ang part na ito, yung kainan portion. Dito talaga ako hindi aatras. Sino ba naman ang aayos sa pagkain? O, di ba? Sarap na sarap pa akong kumain dito. And sa mga part na to, kasabay ko to si Yubo. Nandun siya sa kabila at ayaw niya magpakita kasi iba na yung ulam niya. Iba yung kinakain niya. Hayaan mo next time Yubo, ipagluluto na lang kita na kung ano yung gusto mo. And yan nga pala, salamat po sa panunood sa inyo. Please follow po for more. Thank you. Bye-bye.